Hi guys, good morning. Oras ay 8:30. Nainis ako kasi. Ginising ako ng ihi ni Junwa. Matagal na siyang hindi nagda-diaper. Siguro na naginip siya kaya naihi siya sa higaan. Umuulan ngayon. Paglalabhan ko yung mga kumot na nainhian niya, hindi matutuyo. Kaya mag-washing na lang ako sa labas para ano na, ang tawag dito? After dawn, tuyo na. So, pwede na agad tupiin. Wala kasi kaming dryer. I mean, yung regular dryer, meron kami. Pero kailangan mo pa rin siyang isampay. Unlike yun sa nasa labas na tuyo-tuyo na talaga. So, samahan niyo ako. Punta tayo, mag-washing tayo sa labas. Antayin ko lang na pumasok sila. So, ayun guys, tara na. Nag-washing ako ng mga damit ng bata rito sa bahay. Tapos pupunta na tayo sa may, parang ano yun sa atin eh, ano yung hulog-hulog, tapos mag-washing, ano ba yun? Ano ba tawag sa atin dun? Nakalimutan ko, basta ganun. And ito yung mga lalaban ko. Ayan, ito yung blanket namin, tapos yun din. Ito ano to eh, mamaya papakita ko sa inyo. Pang winter pa yun, ewan ko ba naman kay Junwa, bakit yan ang gustong laging kinukumot, napakainit na. So, ayun, tara na. Maaga pa naman, 10:15 pa lang. Sana wala pang tao. Tara. First time ko to magagamit ng ganun. Pupunta sa ano bang tawag, sa laundry shop. Walang tao doon. Self-service doon. Pero meron naman siyang, madali lang naman siya gamitin. Pag nagpunta kayo sa Korea, naubusan kayo ng damit, pwede rin. Doon na lang kayo mag-washing. Kesa bumili kayo ng ano. Ano bang tawag dyan? Nang susuotin nyo pa, mag-washing na lang kayo. Maulan, siguro kaya rin siya naihi kasi malamig. Pero, nung madaling araw naman, naramdaman kong malamig. Hindi ko na inano. Hindi ko na inan yung electric fan. So, nagulat ako. Nagulat din siya, naihi siya eh. Kinalabit niya ako eh. Yung blanket kasi na pang winter na yan, hindi ko na yung pinapagamit sa kanya. Kaso matigas ulo, siya mismo kumukuha sa lagyanan namin ng ano, ng mga unan. Pag nakuha niya na, kinukumot niya sa sarili niya. Hanggang ulo yan, kinukumot niya. So, wala na ako nagagawa. Ang ginagawa ko na lang, pag natutulog siya, tinatanggal ko. Ang problema kagabi, nauna ako natulog sa kanila. Salbahing nanay. Ay. Parang puno. Tignan ko lang guys kung may parking doon. Open naman siya, walang tao. And amazing! Solong-solo. Kaya lang, wala pala akong cash. Mag-withdraw muna tayo. Please take your card. Then take your cash. Guys, nandito na tayo sa loob. Ang linis ng sahig. Hindi ko alam kung pwede ipasok ang chinelas ko, pero pasra sigurado, nagpaana lang ako. May CCTV daw kasi. So, magpabarya na tayo. Meron silang baryahan dun sa loob. Magpasok natin. Next.
Amazing. First time ko eh. Salang ko na rin yung isa. Kaya lang baka magalit sila. Baka pag may dumating sabihin ano, sinolo ko. Dalawa lang kasi. Tapos, yung isa, ano, pang shoes. Oo, yung isa doon, pang shoes. Ayun o, yun, pang shoes siya. Ay, hindi naman pala matagal. 22 minutes. Pwede ko na ipasok dito yun. So, wala rin siya yung talagang dryer na ano. After dito, ilalagay ko siya rito. Dryer. Kasi, ito, same lang siya nung sa washing namin. Madadry siya, pero hindi yung talagang dry na dry. So, kailangan ko siyang isa lang sa ibang washing. And, nagkakahalaga siya ng 3,500 won. Medyo pricey pala. Salang ko na rin dito yung isa, bahala na may magalit. Nagulat lang ako, medyo pricey ito. Pag nagsalang daw ako dito, 4,500 siya. Dito kasi kanina, ang binayaran lang natin is 3,500. Lamang siya ng 1,000 kasi napansin ko, medium 4 times. 18K siya, 18K. Ito is 14K lang. Hindi ko alam ano ibig sabihin nun. Try ko kaya dito. Medium times 3 times 4. Baka ibig niya sabihin 18K. Pwede isang lapag tapos mailinis. Push start. Eighteen minutes. Hindi naman pala ano. Hindi naman matagal. Mamalengke muna tayo. Galing na tayo sa supermarket. And ito, spin na siya. Meron na lang siyang 4 minutes. Ito namang isa, yung makapal natin. Final rinse na siya. Meron na lang siyang 9 minutes. Ang galing, meron siyang water, pili ka, cold, kung warm or hot. After nito, pag nakita kong hindi pa siya totally tuyong-tuyo, wala kasi akong sasampayan sa bahay, i-dryer ko siya rito. Oo, i-dryer ko na lang dito. Dalawa rin sila, so, para pagdating sa bahay, tupi na lang. 3,500. Bawal daw kumain dito. Nagugutom na ako. Kain muna tayo sa sasakyan. Ayan, nakalagay. May CCTV daw. Bawal daw pagkain. Bawal ang alak. Bawal ang aso. Ang sigarilyo. So, bawal. Ah, hindi rin pwede rito yung higaan ng aso. Siguro iniiwasan nila yung ano, mga balahibo ng aso. Kaya pati gamit ng aso. Bawal. So, bawal mo nga namang laban dito yun kasi baka mag-iwan ng ano sa washing machine ng balahibo tapos may mag-washing din ng damit. So, mag-open. So, mata ko nag-explain. Hindi naman sa akin itong washing machine. Nagugutom na ako kaya lang matatapos na yung isa. Meron na lang siyang 2 minutes. Baka pagka sinalang ko na siya sa dryer, saka tayo lalabas, kain tayo sa sasakyan. Nagugutom na talaga ako. Tapos na itong isa. Itong isa, meron pang 3 minutes. Kasi, i-dryer ko na dapat yung nauna. Kaya lang nakita ko, maluwag siya. Sobrang luwag niya. Kasya yung dalawa. Pagsasabayin ko na lang siya i-dryer para isang 3,500 lang. Kasi kung pagbubukodin ko, mapapamahal tayo, bes. Kasya naman pala yung sobrang luwag. So, antayin na natin to. Kasya silang dalawa. Wag lang sana kung mahuli. Baka bawal dalawa-dalawa. Diyos me, yung marimar. O, diba maluwag pa nga eh. Tapos, maghulog na tayo ng 3,500 for 25 minutes. Hello.
Kahit hindi 3,500 ang hulog ko. Kasi oh. 28 minutes. So, anong gagawin? Regular delicate. Sanang start mo, besh? Vesh. Mag-start ka na, vesh. Dryer, dryer. Mag-start ka. Ngayon na, mag-start ka. Oh my God. Ito pala pindutin. Tanga-tanga. Si Chuck. Alam ko na yung 14K tsaka 18K. Akala ko sanlasan la. Char. Ito maliit. 14K. Ito medyo big size. 18K. Hula ko lang. Tapos ito naman yung siya, shoes. So, shoes. Tapos may dryer din yung shoes nila. Ito. So, lagay mo dyan yung shoes mo. So, meron siyang 28 minutes. So, sobrang tagal pa nun. Kakain muna tayo. At ako'y gutom na kahit tinapay at kape lang kain tayo. So, kain muna tayo. Hindi ko alam kung masisita ako sa pinagparking ako. Kasi tabi-tabi sila eh. Canon store, tapos parang tindahan ng mga pangkulay ng buhok, tapos yun, yung washing machine kineme. Bumili ako kanina sa supermarket. Mainit. Bumili, umulan naman kasi. Bumili ako sa supermarket ng tinapay sa kape. Alas 11 na, hindi pa ako nag-almusal. Naulan kasi, napasarap tulog namin ng mga bata. Mga 8:30 na nagising sila. Dinadang ka muna. Oh, kape. May pa-French cafe tayo. Ano nga ito eh? Sarap. Nag-cheat na naman ako. Labas to sa diet ko eh. Nagda-diet ako eh. Tinatry ko yung low carb diet. Kaya lang no choice. Alangan naman umuwi pa ako sa bahay. Nakakahiya kasi kapag umalis ka ng malayo ka pupunta, tapos may nakasalang ka, tapos malay mo may mga dumating na customer eh. Nakasalang yun sa'yo. Sabagay, tatanggalin naman yata nila yung sa pagkakasalang. Ewan ko lang. First time ko kasi. Buti nga wala iba pumapasok eh. Kasi kung may pumasok tapos pwede pala hindi magpaadon. Mukha akong tanga. Ang sarap. Ano siya parang meron siyang icing pero parang peanut yung lasa niya. Ang sarap. Oh, di ba? Amazing! Alam niyo ba, gusto ko matuto mag-bake. And, kapag natuto ako, mag-bake tayo ng mga sikat na pandesal. Ay, pandesal. Sikat na tinapay dito sa Korea. Kasi may oven kami, sayang. Simula nang binili yun, wala. Gamit lang siya pang ano. Kasi all-in wala siya pang grill, pang lahat. Ginagamit ko lang siya pang init ng ulam. Sabi kong gusto kong mag-aral mag-bake para lalo na yung mga anak ko walang pinipiling pagkain. So, di ba, yung mga gulay, mga fruits, di ba, pwede mong gawing cupcake, pwede mong gawing bread, o makakain nila. Tapos, kung alang kinakain ko, sigurado mahaba na itong video natin. Silipin na natin. Baka kasi mamaya tapos na. Ito siya. So, ayan. Dito ako nag-park. Ito siya. 24 hours naman to open. Tingnan natin. Oh, 8 minutes pa.
Pwede naman pala kahit hindi mo tapusin yung ano, yung treat, I mean, yun yung maximum niya, 2,000 won. Kasi kanina, okay na yan siguro. Para tuyo-tuyo, tupian na lang sa bahay. Dito na lang tayo mag-antay. Kung wala lang inihiyan, kung mga regular na damit lang, hindi ako maglalaba rito, mahal-mahal. Kaya lang kasi umuulan, tapos wala akong sampayan, tapos dalawang blanket na makakapal yung naihiyan ni June. Kaya no choice ako. Kailangan ko maglaba dito. Done. Dito ko siya uli lalagay. Pero guys, binaliktad ko na ito. Baka sa masabihin nyo. Kung saan ko nilagay yung may ili, doon din yung malinis. Binaliktad ko na yung plastic. Pauwi na tayo. Ano? Ba't gano'n? May part na tuyo-tuyo na mainit-init pa nga. Pero may mga ilang part na malamig pa. Yang-yang ko na lang sa bahay. Siguro kailangan na ayusin mo rin yung lagay mo. Or siguro kailangan isa-isa lang. Kasi di ba nga yung mga blanket ko makakapal pang winter pa yan. Hindi ko alam. Pero yayang-yang ko na lang siya sa bahay. So, ayun guys, nandito na tayo sa bahay. And, niyang-yang ko sila. Ayan yung isa, ito yung isa. Tapos, binuksan ko yung electric fan. Hindi kasi pwede dun sa labas kasi mayroon ako isasampay ng damit ng mga bata. Dabi, sabi ko sa inyo kanina, naglaba rin ako ng damit ng mga bata. So, ayun, hanggang dito na lang yung video natin. Salamat sa pagsama sa akin. Sana sa susunod ulit. And please, don't forget to click like and subscribe and also hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod pang video na gagawin ko. Bye! Maraming salamat!